Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong magkausap ni Jusa sa kanyang asawa at nang sabihin nito ng kanyang asawa na nandyan na umano ang ina ng sanggol sa kadahilanan na agad naman itong iniwanan ni Jusa ang kanyang asawa at pinagsabihan nito ni Jusa na siya umano ang ina nito at wala umanong karapatan ang ina ng sanggol na kukunin umano ito ulit sa kanya sa kadahilanan na nagpamadali itong si Jusa na bumaba sa hagdanan. At nang makababa na itong si Jusa ay mayroon itong nakasalubong na isang babae at agad naman itong nagtanong ang isang babae kay Jusa kung nasaan umano ang mga sanggol sa kadahilanan na agad naman itong sinabihan ni Jusa ang babae na kaharap nito na galing umano itong si Jusa sa nursery. At agad naman itong inaya ni Jusa dahil nandoon din umano nito ang anak ni Jusa sa kadahilanan na magkasama itong dalawa na umakyat sa taas at nagtungo ito sa nursery. Ngunit ikinagulat naman ito ni Jusa nang pagdating nito ni Jusa sa nursery at nang ipakilala nito ni Jusa sa babae ang kanyang inangkin na anak nang sabihin nito na babae na siya umano ang totoong ina nito sa kadahilanan na ikipinanlaki ng mga mata nito ni Jusa nang kanyang nalalaman ang katotohanan na ang babaeng kanyang dinala sa nursery ay siya pala umano ang totoong ina ng sanggol na napulot nito. Na agad naman itong itinakas ni Jusa ang sanggol ngunit nakilan ito sa totoong ina ng sanggol sa kadahilanan na agad naman itong kinuha ng ina ng sanggol ang kanyang sanggol at dito agad naman itong nagsisigaw itong si Jusa at sinabihan nito ni Jusa ang ina ng sanggol kung bakit umano nito ninakaw ang kanyang anak at ibalik umano ito kay Jusa. Hindi naman ito pinapakinggan ng nanay ng sanggol itong si Jusa at agad naman itong iniwanan itong si Jusa. Mayo ito sa kanya ang babae na dala-dala na nito ang kanyang sanggol sa kadahilanan na hindi nito nakayanan ni Jusa ang kanyang sarili. Ay agad itong nagsisigaw itong si Jusa at nanghihingi ito ng saklulo na ninanakaw umano ang kanyang anak. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.